Kapag pala nagmahal tayo, kaya natin gawin ang lahat ng mga bagay. Mahirap man o madali. Kasi ganun ang pagmamahal eh. Wala kang susukuan. Pero bakit may mga taong iniiwan? Siguro, sila yung taong kahit ibinigay na ang lahat, marahil hindi pa rin talaga naging sapat. Marahil hindi talaga nakatadhana. Kaya ikaw, kung gusto ka ng bitawan, bumitiw ka na. Huwag mo nang paasahin ang sarili mo. Dahil ikaw lang din talaga ang masasaktan at mahihirapan pagdating sa dulo kung patuloy kang kakapit sa isang taong bumibitaw na sa buhay mo. Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Natatawa ako sa isipan ko kasi siguradong sa handaan na naman ng tungo ni Aling Yoli. Kasi naman nung nakaraan, sumama ako sa kanya. Masaya naman, nabusog ako. Kaya lang, ako yung nagbitbit ng mga take-out niya. Grabe, nakakahiya. Kasi naman, yung isang basket ng prutas yung ipinadala sa akin, paglabas ko talaga din sa bahay, halos lahat sila nakatingin sa akin. Pahin ako. Nakakatakot sumama ulit. Pero ngayon, kasama ko si Tito Berto. Di ako natatakot. Baka siya yung magdala ng takeout mamaya. Pag alis namin sa dormitoryo, okay na kami ni Tito Berto. Balik na sa dati ang lahat. Nakahawak pa nga siya sa balikat ko habang naglalakad kami. Kaya lang, iniisip ko din talaga yung mamayang gabi. Tabi ba talaga kami? Baka kasi matukso na naman ako. Ano ko naman, ayoko na talaga, promise. Di ko na ulitin yun. Kaya lang, sabi ni Tito Berto, nagustuhan naman daw niya. Pero di ko na talaga ulitin. Ayoko na. Miguel, okay ka lang? Ang tahimik mo. Anong iniisip mo? Wala. Nagigutom kasi ulit ako. Ah, ganun ba Miguel? Dapat kasi kumain ka ng madaming nilupak. Oo nga eh. Wika ako kasi naman nahiya pa ako kanina, kaya tikim lang yung nagawa ko. Pero ngayon, bati na kami ni Tito Berto, di na ako mahihiya. Kanina nga nung niyakap niya ako, may hinawakan ako. Kaso maliit. Tulog pa ata. Naalala ko na naman tuloy. Kasi akala ko, maliit lang talaga. Kaso kapag nagalit, nakakatakot. Ay naku, ano na naman ba itong naiisip ko? At sa kakaisip ko ng mga kalokohang pinagagawa ko, di ko na malayang nakarating na kami sa pupuntahan namin. Sabi na nga ba, at kainan eh. Pinapasok na kami kaagad tapos pinakain na kami. At ang pinaka-exciting part, nako, sabi na nga ba, at may himala na namang gagawin si Aling Yoli. Nakita kong may kausap si Aling Yoli. Tapos, nagtungo sila sa kusina. At taba,
paglabas ni Aling Yoli. Yung echo bug. May laman na. Kunwari di ko nakita. Baka kasi sa akin padalo. Kaya lang, si Aling Yoli. Oh, nabusog ba kayo mga iho? Tara na, may isa pa tayong pupuntahan. Grabe. Di pa pala tapos. Pero buti na lang talaga at kay Tito Berto binigay yung echo bug. Miguel, ayos pala kasama si Aling Yoli. Di ka magugutom after handaan. Oo nga eh. Kaya lagi madaming laman yung rep namin, Tito Berto. Nice naman noon. Ang angas ni Aling Yoli. Wika ni Tito Berto. Kaya ito, nung marating na namin ang isa pang handaan. Ay eto, pinakain na naman kami. Parang piyesta ata dito. Kaya ito, kain na naman. At tumatapos na, ayun na naman si Aling Yoli. Galawang, alam nyo na. Kitang-kita ko talaga kung paano niya kinuha yung isang pata ng lechon tapos inilagay niya sa plastic na eto, agad namang iniabot sa akin. Gagi. Nakakahiya. Kitang-kita yung lechon sa plastic na hawak ko. Mas nakakahiya pa to kaysa dun sa nakabasket na prutas. Ang angas mo, Miguel. Pata talaga ng lechon yung bit-bit mo. Buti na lang yung sa akin naka-echo bug. Tito Berto, palit tayo, please. Ayoko nga. Kitang-kita yung take-out mo, Miguel. O siya, mga bata. Tara na. Umuwi na kayo. At ako'y magsisimba muna. Kaya ito. Wala na akong nagawa. Muwi na kami. Tapos kapag may nakakakita sa akin, sa lechon agad nakatingin. Tapos titingin sa mukha ko na tila ba inuhusgahan ang pagkatao ko. Nakakahiya talaga. Inabot na din talaga kami ng gabi sa pag-uwi. Kaya naman nilagay ko na sa rep lahat ng dala namin. Tapos diretso naligo na ako para makatulog ng maaga. Matapos makaligo, ayun na si Tito Berto. Nagtungo na din sa banyo. Maliligo na din daw kasi siya. Nakatapis na nga lang ng tuwalya paglabas ng kwarto. At yung mga hinubad niyang damit, ayun. Nasa kama ni RJ. Lumapit nga ako eh. Tapos kinuha ko yung damit at ewan ko ba kung bakit inamoy ko. Mabango naman. Tapos, nasa kama din yung sinuot niyang brief. Nakatitig nga lang ako sa brief eh. Gagi, bigla na lang akong kinabahan sa brief na nakikita ko. At ewan ko ba kung bakit kinuha ko din to tapos inamoy ko. Napapikit na lang talaga ako sa amoy ng brief ni Tito Berto. Di naman mabaho, masarap amoyin eh. Tapos naalala ko yung gabing natikman ko yung tanim niyang kabuti. Eh. Ganon din ang amoy ng brief niya. Gagi. Ano ba itong ginagawa ko? Kaya naman binitiwan ko na yung damit at brief niya. At nagbihis na ako. At nahiga na ako sa kama ko. At ilang saglit pa. Tapos nang maligo si Tito Berto. Pumasok na siya sa kwarto na nakatapis lang ulit ng tuwalya. At kunwari, di ako nakatingin. Miguel, magbibihis na ako. Huwag kang maninilip.
Hindi naman ako nakatingin, Tito Berto. Okay, mabuti kung ganun. Pero Miguel, bukas ha, gigisingin mo ako. Baka umalis ka na naman nang di nagpapaalam. Sige, gigisingin kita bukas, Tito Berto. At eto, habang nagbibisi Tito Berto, ala, kahit ayokong tumingin, napatingin pa din ako. Nakita ko na naman yung puwet niya. At ayun, nagbihis na siya. At nung makapagbihis, nahiga na agad siya dito sa tabi ko. Kinakabahan na naman ako. Ganitong ganito yung kaba ko nung gabing yun. Tangina, bakit parang gusto ko ulit gawin ng bawal. Ay, teka, papatayin ko ang ilaw para makatulog ako kaagad. Wika ni Tito Berto na agad bumangon at pinatay ang ilaw. Agad na nabalot ng dilim ang buong paligid. At nang mahiga na ulit sa tabi ko si Tito Berto, gagi, yung kaba ko, parang sasabog ang dibdib ko. Kalma lang, bawal matukso. Masama yun. At saka, magpapakahalalaki na talaga ako. Kaya lang, sabi kasi ni Tito Berto, nagustuhan niya. Kainis naman, naguguluhan ako. Ano ba talaga?